Hello guys, ito magre-reband ako ngayon. Nag-home service po ako dito sa Bautista. Gagamit ako ng L'Oreal Extenso. Ito, ituturo ko sa inyo kung paano magre-reband ng L'Oreal Extenso. Ito, ipapakita ko sa inyo. Ilalagay natin sa bowl. Maglalagay tayo ng kaunting step 1, smoothing cream ng L'Oreal Extenso. Ayan po guys, unang inapplyan ko sa regrowth hair. Ayan. Pagkatapos ng 30 minutes to 45 minutes, babad natin ng 30 to 45 minutes bago natin applyan sa baba. Ayan po guys, natapos na po ang 45 minutes. So maglalagay tayo ng kaunting treatment saka water. Pero lalagyan pa rin natin ng straightening cream ng step 1 or smoothing cream ng L'Oreal Extenso. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Kaunting amount lang po. Mayroon na po yung treatment. Tapos water na kaunti. Ia-apply ko po sa baba ng buhok ng client. Ayan po. So ayan po, ina-applyan ko na po sa buhok ng client, sa baba niya po. Ayan, lalagyan natin sa baba. Pagkatapos po natin na-applyan sa baba ng buhok ng client, ibabad po natin ng 10 minutes. Tapos after babad ng 10 minutes, wash po natin yung buhok ng water. Then, blow dry po natin ng 100% yung buhok ng client. Tapos, pagkatapos natin blower ng 100% dry, isa-section natin ng buhok ng client ng T-section. Ayan po, na-section ko po siya ng T-section yung buhok ni client bago natin plantsahin ng buhok ni client. Ayan, ang pagpa-plantsa po ay P14 po. Dapat maliit lang po yung pagpa-plantsa ng buhok. Manipis lang po. Ayan, ganyan po siya kanipis. Tapos, apat na hagod po ang ginagawa ko pag nag-home service ako. Balikan ko po kayo after ng maplantsa yung buhok kasi mahaba-haba po ang pagpaplantsa ng buhok. Mahigit po siguro isang oras. Depende po sa kapal ng buhok ng client. Na po, na-plancha na po yung buhok ng client. Ayan. So, mga 10 minutes bago natin applyan ng step 2 or neutralizer cream ng L'Oreal. Ito yung buhok ni client. Applyan na natin ng step 2. Ayan yung step 2. Ayan yung extenso neutralizer cream ng L'Oreal. Ayan po guys. So, isa-section natin ang buhok ng client. Maglalagay muna tayo sa bowl ng kaunting amount ng step 2 process ng L'Oreal Extenso.
Pagkatapos mai-apply ang step 2, ibabad ng 20 minutes to 30 minutes. Then, i-wash mo ng tubig. Ayan po, pagkatapos mong i-wash ng tubig, ayan, diretso na natin na-applyan siya ng hair botox treatment. Ito, maglalagay ako ng kaunting amounts sa bowl. Tapos, i-apply ko na ganyan yung hair botox or Rolax hair botox sa buhok ni client. Hindi ko na po susuklayin, kundi idediretso ko nang i-apply at imamassage sa buhok ni client ang hair botox. Balikan ko kayo after nang mablower yung buhok ni client or hanggang matuyo. Kailangan natin ibabad sa buhok ni client ng hanggang 30 minutes or 1 hour or hanggang matuyo. Pero dahil home service, ibababad ko siya ng 20 minutes to 30 minutes si client para ma-absorb yung buhok niya. Ayan na po yung buhok ni client. Natuyo na po siya. Isa-section ko lang po yung buhok ni client. Bali, blinower ko po siya. Binabad ko po siya ng 30 minutes. Tapos, isa-section ko naman ngayon. At paplantsahin ulit na parang hair ribbon din. Dapat 14 din ang pagpaplantsa at pagsisection ng buhok ni client. Pagkatapos po ma-flat iron yung buhok ni client, or maplantsa ng gamit ng gym bowlay, so hindi na natin kailangan i-blower or banlawan ulit rather. Ito na po yung kalabasan ng buhok ni client. At sa bandang dulo, isa-shoutout ko po yung laging nagko-comment sa vlog ko. Salamat po. Salamat po sa laging pagsusupport sa akin at panunood ng mga vlog ko. Comment lang kayo down below kung anong gusto nyong i-vlog ko at isa-shoutout ko kayo lagi sa aking channel. Always po laging nasa dulong shoutout ko sa aking mga viewers at nagko-comment sa aking vlog. Then shoutout nga pala sa aking mga kaibigan na sila Rani Cañada na nagri-ribbon din, at si Jan Sinesperos na taga Barangay Rizal, Rosales, Pangasinan, at si Ralph Esposo. At shoutout na din ng aking masugid na taga Suyo at Manliligaw at ang aking boyfriend na si Jan Wing. At shoutout na rin kay Alia Mejia at kanila Catherine Mondares, ang aking kumare na laging nanonood din sa vlog ko, at mga client ko sa Harry Vanding. Tapos ito yung kinalabasan ng aking ribbon. Makikita nyo, ito na siya. Ayan. Ayan po yung kinalabasan ng aking ribbon. Maraming maraming salamat po sa mga nagtitiwala at magtitiwala pa sa aking vlog. Salamat po. Bye!